Hi guys and welcome back to our channel. So for today's video, this will be the final update about dito kay Premium Brightening Kit ng Fairy Skin. Kasi hindi ko na siya guys gagamitin at malalaman nyo kung bakit. So start na natin yung video. So guys, eto na nga yung reason kung bakit hindi ko nagagamitin si Fairy Skin Premium Brightening Kit. Ayan. First guys, kung makikita nyo, ayan, may laman pa talaga siya. And talagang lagpa 7 days ko siya ginamit guys. Actually, magto 2 weeks ko na siyang ginagamit. And eto siya, ayan. And eto din, yung kanyang toner din is, eto kung makikita nyo, eto pa siya. Sunscreen. Kasi sa sunscreen, malakas talaga ako guys mag-sunscreen. And then yung toner, eto madami pa to. Kung mapapakita sa inyo, medyo makapal kasi ano ng toner nila. Tumapon. So, ayan. Medyo madami pa guys yung toner and yung serum. Ayan. So, sasabihin ko na nga sa inyo guys kung bakit hindi ko na siya ginamit. So, for our reason number one guys. Sorry po, nasa muna natin to. Kasi tumapon yung toner. Reason number one guys is sobrang na-dry talaga yung face ko. And kung matatandaan nyo, nung ginagamit ko siya, nung bago ko siya gamitin, is may tumubo talaga akong mga pimples dito. And ito siya, ayan yung mark niya. And guys, nung akala ko matatanggal niya kasi madadry niya kasi dry nga siya. And yung dito ko, sobrang drying hanggang sa nagsugat-sugat na kasi nagbakbak siya. Hindi pantay yung pagbabalat, dito lang talaga guys yung nagbalat sa akin. Kahit tinutoner ko naman buong mukha ko, dito lang yung nagbalat sa akin. And sobrang nagsugat-sugat talaga yung mga gantong ko guys. And papakita ko sa inyo yung picture dito. Ayan. Yan, sana nakikita nyo yung picture. So, ayan. Hindi talaga ako guys nahiyang sa kanya. And mas lalo ako nag-breakout sa kanya. Kung nakikita nyo dyan sa picture. Sobra grabe yung breakout ko. Mas na-stress ako sa breakout ko dyan. Compare sa ibang ginamit ko. Parang nasira talaga yung... Mas lalo pa siyang lumala. Alam mo yun, pag na-dry niya to, may tutubo na naman. Tas magsusugat. Ganon siya guys katindi, kahit hindi ko siya kinukutkot yung pag nagbabalat siya or nagdry, hindi ko siya kinukutkot, hindi ko siya kinakamot, pero sobrang drying niya talaga as in. Kung mag-exfoliate kayo ng face and gusto niyo talaga na magbalat, try niyo tong Premium Brightening Kit, pero ako talaga guys, sobrang sensitive kasi ng skin ko. And tingnan niyo, mula nung tinigil ko siya guys, ayan, mas nagdry pa to nung itinigil ko na yung paggamit. Actually 2 days ko na siyang hindi ginagamit. 2 days ko na siyang hindi ginagamit ngayon. And may itatry akong iba kasi nga parang nanghinayang ako sa 300 pesos ko guys. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa iba hiyang talaga, no? Depende talaga siya sa skin. Pero sa akin talaga guys, is hindi talaga siya okay. And, ayun, kung katulad ko kayo na may super sensitive skin and acne prone skin na kagaya ko, nasa sa inyo kung gusto niya siyang itry. Pero sa akin is, XC Premium Brightening Skin. Siguro dapat talaga yung kinuha ko na set is yung kanilang Dermaset, baka doon mas mahihiyang ako guys. So guys, ayun na nga no, nag-breakout talaga ako ng malala. And siguro pagkakamali ko yun kasi dapat Dermakit talaga yung aking kinuha sa kanila. Actually, parang mas nahiyang pa ako doon sa Rosemar kesa dito sa Fairy Skin. Ayan. Actually guys, una kong hindi ginamit dito talaga, na inalis ko na after 7 days, is yung kanilang Premium Exfoliating Toner. Kasi guys, sobrang lalang magbalat kapag ginagamit ko to. And sobrang hapdi niya sa mukha. Parang hindi siya masyadong healthy sa skin kasi talagang grabing mahapdi siya. And hindi naman kasi pantay yung nagbalat. Dito lang talaga yung nagbalat sa akin. And parang nasunog yung ganto ko guys. So ayan, tinigil ko siya after 7 days. Ang pinagpapatuloy ko na lang talaga dito guys is yung kanilang Premium Brightening na Facial Wash. Ayan, pero tinigil ko na din siya 2 days ago. And yung kanilang Premium Brightening Sunscreen. Ayan, tinigil ko na din siya guys. Ayan, ire-rest ko muna yung face ko kasi gusto ko mag-review ng ibang product na talagang e-epekto sa atin. Pero dito guys, ayan, hindi talaga siya umepekto sa akin and talaga medyo nasunog yung aking part na ganito ng lips kasi sobra-sobra, excessive yung pagbabalat niya guys. As in, nagbalat na siya tapos magbabalat ulit hanggang sa nagsusugat na siya and parang numipis na ng todo yung skin ko. Makikita nyo, ayan oh. Wala akong polvo pero ito, may mga nagbabalat-balat pa ako dito. Ayan. Hindi pa rin siya masyado natatanggal guys. And ang lala nung naging sugat ko dito guys dahil lang sa pagbabalat. Hindi ko naman siya kinukutkot na ganyan. Talagang kusa siya guys. Kapag naghihilamos kasi, pag nirarab-rab mong ganyan yung face, parang sumasama yung mga nagbabalat-balat. And then doon nagkukos yung sugat guys. Actually ito, ilang beses natuklap yung yun na to yung pimples.
yung pagbabalat niya, natuklap siya and ilang beses din siya guys nagsugat. Kaya sobrang pangit. Kung tititigan niyo mabuti yung nilagay kong picture, ilalagay ko ulit. Sobrang hindi talaga sa akin, nahiyang. Ayan, hindi naman ako nanghihinayang na ginawan ko siya ng review kasi ayan. Dito talaga natin guys mapapakita na hindi porket umepekto sa iba or maganda yung feedback sa iba is magiging maganda din yung feedback sa skin natin. So ayun lang guys. Yan muna for today's video. Ayan, medyo napahaba yata ako na sinasabi. So ayan, yan muna for today's video. Magta-try pa tayo ng ibang product guys. Actually may in-order ako na sleeping mask. Yun yung itatry natin for 7 days sa ating susunod na review dahil ayoko muna gumamit ng rejuvenating set. Ire-rest ko muna yung face ko actually. May natitipuhan ako rejuvenating set. Tignan natin kung matatry natin siya after ng sleeping mask na ire-review natin. So yun muna guys, that's it for today's video. Sana nagustuhan nyo. Please like this video and subscribe to our channel. Ayan, i-click nyo na din yung notification bell para every time na magpo-post ako ng video is mapapanood nyo. Yun lang guys, bye!